Tuluyan na ngang nakatakas ang grupo ni Edwin, bagamat dalawa ang nagsakripisyo, nawala at lumisan na para lang makatakas ang marami. Agad namang nakarating kina Ramon at Don Julio ang balita na nakatakas si Edwin at grupo nito sa pamamagitan ng tauhan nila na nakasubaybay kina Mang Marsing at Aling Nita. Nakatakas sila Edwin. Lalo niya nilagay sa peligro ang buhay niya. Tuwang-tuwa naman si Tip Espinas kay Tanggol dahil sa ipinakita nitong katapangan at mabangis na pakikipaglaban sa grupo ni Bong, at hindi siya nagkamali sa pagpili kay Tanggol bilang hitman at palit sa grupo ni Bong. Noon pa sinabi ko na sa inyo, iba tong Tanggol na to. Habang nag-uusap naman ang grupo ni Bong, galit na galit ang bawat isa dahil napahiya sila sa nangyaring iyon. Kaya nagplano na silang gumanti sa lalong madaling panahon. Ikinasana nga nila ang balak na pagsalakay. Kung matanggap yung ginawa nila sa atin, kaya ang dapat sa kanila, hindi na pinapatagal dito sa mundo. Papatagalin pa ba natin to? Ganon din sa selda ni Natanggol. Alam na nila na dapat silang mag-ingat at maghanda dahil anumang oras ay handang gumanti ang grupo ni Nabong. Sigurado yan, nagantihan tayo ng grupo ni Bong. Wala na ako kinakatakot ba? Agad namang lumapit si Mayor Celso kay Tanggol at nagpasalamat sa ginawa nito. Humingi na rin ng dispensa at patawad sa nangyaring alita nila nung nakaraang araw. Isang tabi na natin ang hindi natin pagkakaunawaan. Mabilis ngang kinausap ni Mayor Celso ang lahat ng nasa selda nila na magtulungan at magkaisa anuman ang mangyari, dahil anumang oras ay maaaring gumanti na ang grupo ni Bong. Kaya nagulat si Tanggol sa pagkakataong iyon. Sa seldang ito, ang laban ng isa ay laban ng lahat. Sama-sama nating lalabanan ang grupo ni Bong. Lalaban tayo! Lalaban tayo! Lalaban tayo! Mabuti na lang kakampi na natin si Mayor. Hindi kayo dapat mapahamak. Kaya ko sarili ko. Nagpaalam at nagbilin si Mayor Celso kay Bubbles dahil hindi niya alam at hawak kung ano ang posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Magpapaalam na ba siya ng tuluyan? Paano na kaya si Bubbles kapag nawala na si Mayor Celso? Kung alam mo ang mangyari sa akin, isipin mo mag-iingat ka palagi. Kailangan magsalita ng ganyan. Traitor, ang grupo ni Bong, baka sa sandaling ito, pinag-aandahan nila ang kanilang pag-iigati sa atin. Ito na rin ang gagamitin natin. Pagtumbang Espinas sa akin ng mulo. Samantalang sa palengke ng Quiapo, habang papunta si Lola Tinding at Lolo Noy sa kanilang tindahan, napansin nila ang isang ale na pilit inaagawan ng gamit ng dalawang lalaki. Agad namang sumaklolo si Lola Tinding. Tinding, yung ale mo! Tinding! Pagkaalis nga ng dalawang kawatan, todo pasalamat ang ale at nagpakilala na rin kina Lola Tinding. Dahil sa tulong na iyon ni Lola Tinding kay Senyora Bitina, binigay nito ang ilang mga impormasyon kung sino siya at handa siyang tumanaw ng utang na loob. Ano kaya ang papel ni Senyora Bitina sa buhay ni Lola Tinding? Ito yung bag niyo. Salamat. Bawal lang kayo pagkailangan nila ito para makaganti ako sa inyo. Senyora Bitina Caballero,